Isaakgo sa San Miguel Birnen. Ayon sa mga balita, ay malaki ang chance na humugat ng panibago at ng karagdagang bigman ang San Miguel Birnen bilang kanilang dagdag resback para sa Season 48. Matapos kasi ang naging dalawang magkasunod na komperensyang pagkakabigo ng Birnen last season, sa Commissioner's Cup at Governor's Cup, ay kaya naman mas desidido rin ang koponan na ito, na makabawi, at higit sa lahat, ay makabalik muli sa kontensya ng kampyonato, at kaya naman mas desidido rin sila ngayon. Nahigit pang mas palakasin, at mas palalimim ang kanilang roster. Samantala, ayon sa mga balita, ang isang ang manlalaro, partikular na sa big man, na nasa kasalukuyang interes ng San Miguel Birnen, ay walang iba, kung hindi ang big man mula Terra Firma Jeep, na si Isaakgo. Samantala, hindi man ganoon pang kahinog ang manlalarong ito, pero para sa San Miguel Birnen, ay kanila nang ang nakikitaan ng malaki at ng malawak na potensyal ang nasabing manlalaro, sa kanya nga kasing height na 6'7". Ay hindi man ganoong ka-athletic at kabilis ang manlalarong ito, pero sa ibang aspeto naman kasi ay grabe ang kaya niyang maidala para sa kanyang koponan, masipag at hustle player din kasi ito, shooter, kayang pamukul ng puntos anywhere inside the court, isang stretch big man, yung kanyang experience ay hindi rin basta matatawaran, lalo na at naging parte nga rin siya ng Gilas Pilipinas noon, at higit sa lahat, ay yung kanyang edad, 27 years old pa lamang kasi si Isaakgo, talagang batang bata pa. Kaya naman tiyak na may ilalakas at igagaling pa ang manlalarong ito, over his years na paglalaro pa sa PBA, at dagdag din dyan na, pangmatagalan pa din siyang magagamit ng kanyang koponan. At yan nga ang ilan lamang sa mga katangian na meron si Isaakgo, kung bakit ganoon na lamang kainteresado sa kanya ang San Miguel Birnen, naniniwala nga sila, na kayang maging malaking parte at asset ni Isaakgo para sa kanilang koponan, lalo na in the offensive end, at syempre pati na rin sa depensa, lalo na sa kanyang height, na siguradong magdadala rin ng karagdagang height advantage para sa pangkabuuan ng kanilang koponan. Sa paparating na PBA draft, ay bagamat walang hawak na top pick, lalo na sa first round ng Barangay Ginebra, ay para sa Gin Kings, ay may isa pa nga ring manlalaro sa draft, ang kanilang nais makuha bilang pangdagdag sa kanilang koponan, at siya nga, ay walang iba, kung hindi ang 3-point king, nung nakaraang draft combine na si Ken Toffin. Para sa Barangay Ginebra, ay nais nga kasi nila na makakuha ng karagdagang shooter, at hindi basta shooter, kung hindi talagang isang elite shooter and scorer, na maasahan nila lalo na pagdating sa mga clutch moments, at sa mga katangian at even sa experience na meron na si Ken Toffin, ay tiyak na hindi na magiging questionable, na kayang-kaya niya yung maibigay para sa Barangay Ginebra. As early as now kasi, bago pa ang kanyang pagpasok sa PBA, ay nakaranas na ito bilang isang professional player, at sa New Zealand pa, at alam naman natin kung gaano ka-physical ang labanan at ang kompetisyon sa NBL New Zealand, kaya naman sigurado na hindi rin talaga basta-basta itong si Ken Toffin. Kaya naman para sa Ginebra, ay talagang desidido sila na makuha ang serbisyo ng manlalarong ito. Samantala, ayon sa mga balita, ay maaari ng si Stanley Pringle ang gamitin nilang pang-alok sa mga teams na may hawak na top pick sa first round, ito ay dahil, para masegurado naman ng Gin Kings na talagang makukuha nila si Ken Toffin. Samantala, maaari pa rin naman na kung hindi man matuloy ang Stanley Pringle for a draft pick na plano ng Gin Kings, upang makuha si Ken Toffin, ay maaari pa rin nila na kuhain ang serbisyo ni Ken Toffin. Even nasa ibang koponan na siya, at ganoon pa rin, maaaring gamitin pa rin nila si Stanley Pringle bilang pang-alok. Ngayon, bakit naman si Stanley Pringle, bagamat may ibubuga pa kasi ang manlalarong ito, kaso, hindi natin maitatanggi, na nagkakaedad at medyo nagiging injury prone na si Stanley Pringle, kaya naman ang plano, ay hanggat maaga, at hanggat mas mataas pa rin ang trade value ni Stanley Pringle, ay gamitin na nga nila ang oportunidad na ito, upang makakuha ng mas high-end player lalo na in this PBA draft. At dyan na nagtatapos ang ating mga usapang basketball para sa araw na ito. Kaya naman siguraduhin na naka-like na ikaw at naka-subscribe at mag-hit na rin ng bell button, para updated kayo palagi sa ating mga usapang basketball. Maraming salamat po!